Talaga. Hi guys, welcome back to Queenie TV. So this is my channel, my vlog. Yahoo! For today's vlog, guys, ibang part naman ng ating channel ang gagawa ni Host Jel ng vlog. And switch mode muna tayo sa tutorial part. Pero syempre, bago ko tuloy itong video na to, guys, please don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga uploads, premieres, and aking live. So, guys, sabi ko sa inyo kanina, guys, mag-switch mode muna tayo. Mag-tutorial naman si Host Jel ngayon. And this time, it's about yung pinaka-importanting part ng ating mga channel, guys, which is the word subscriber. So, bago tayo mag-discuss about subscriber, papasok ko muna si intro. Kaya, intro, pass! Guys, so ayan. So for today's vlog, nag-decide ako gumawa muna ng tutorial video para maiba naman ang ating content. And gaya na sinabi ko kanina, ang pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting word sa ating mga content creator, which is the word subscriber. Nababawasan ng ating subscribers. Isa rin tong part ng ating monetization requirement na kailangan may 1,000 subscribers sa'yo, sa channel mo. Ganun ka-importante ang subscribers. So, ang malaking question nating mga content creator, tayong mga YouTuber, is bakit nagbabawas ang ating subscribers? So, gaya na sabi ko kanina, maraming factors, maraming dahilan o reason kung bakit nagbabawas tayo ng mga subscribers. So, first reason is, syempre, nag-a-unsubscribe. Diba? Hindi, gaya na sinabi ko kanina, bawat isa sa atin na gumagamit ng platform ni YouTube, meron tayong choice whether to subscribe or unsubscribe. So, yan yung isang dahilan kung bakit nababawasan yung subscribers natin. May mga taong nag-unsubscribe sa iyong channel, kaya nababawasan. Okay? So, second is yung sinasabi nilang channel closure. Okay? Channel closure. Ibig sabihin nun, na kung yung halimbawa, yung nag-subscribe sa'yo ay isang content creator din and yung channel niya is naging inactive, okay? Dahilan din yun kung bakit nagbabawas ang subscriber natin. Kapag yung subscription niya sa inyo is naging inactive o kumbaga yung channel niya, hindi na masyado nag-perform, hindi na nag-upload ng videos, tendency nun, yung channel na yun na nakasubscribe sa'yo is mababawas. Yun yung channel closure. Third is yung channel termination. Okay? So guys, kiklear ko lang, iba yung channel closure sa channel termination. Kasi pag sinabi mong channel closure, most likely ang dahilan nun is yung pagiging inactive ng subscription nyo, subscription ng channel na yun na nag-subscribe sa'yo, or naging inactive yung channel na yun. Channel closure yun. Pag sinabi nyo yung channel termination, ang kadalasang nagiging dahilan niyan is yung channel na nakasubscribe sa'yo is na-terminate dahil sa paglabag ng community guidelines ni YouTube. Okay, so maraming community guidelines na pwedeng malabag ng isang channel. Pero ang pinaka-common dyan is yung hindi pagsunod sa yung mga tipong reusable content, yung nag-upload ng mga content sa channel niya na kinuha sa ibang channel. Ayan, pwedeng termination yon, cause for termination. Or yung sasabi nilang copyright claim. Kasi syempre, yung mga hindi nakakaalam, ang copyright claim natin, guys, kumbaga tayo, meron lang tayong hanggang 3 strike. Okay? So, isang dahilan yon ng channel termination, kapag na-reach nyo yung maximum strikes. Okay? 3 strikes. Diba parang sa baseball? Hanggang strike 3, ganun. And you're out. So, ang fourth na pwedeng dahilan kung bakit nagbabawas o nababawasan ng mga subscribers nyo is because of spamming. Spamming. Hindi po yun yung meatloaf na nakaano, ha. Hindi po yun yun. Spamming. Okay, dito na papasok yung
community guidelines ni YouTube. Okay? So, yung sa mga hindi nakakaalam, guys, si YouTube po talaga, nagkakaroon siya ng evaluation. Natanggal niya talaga yung mga subscriptions nyo na nag-i-spam o merong spam. Saan ba nakikita yung spam? Sa comment section. Yan yung sinasabi na ang layo nung comment dun sa mismong video. Okay? For example, sa channel ko, majority of the videos na ina-upload ko is more on pagiging fan-share ko, pigeon racing, di ba? Pero ang nilalagay na comment doon is tipong have a nice day, God bless. Hello, ano connection noon doon sa video ko? So spamming, may tendency is yung comment na yon is mako-consider ni YouTube as spam. Okay? Kaya yung subscription noon nababawas. Lima is yung patok na patok. Ayan, patok na patok sa mga small YouTubers, which is yung paggamit ng third-party boosting. Okay, so, wag na kayong magmalinis, bato-bato sa langit, tama ang pangit. Ayan. Dahil sobrang high-tech ng panahon natin, ultimo subscribers na gagawa na ng paraan. Maraming mga small YouTubers ang bumibili ng subscribers. Okay? Marami sa atin ang mga bumibili ng subscribers o kaya nagpapaboost ng subscribers count. So, alam po ni YouTube yan. Yan yung sinasabi niyang robot. Yung paggamit ng robot para ma-inflate o mapalaki ang inyong mga subscribers. So, pag naggawa ng evaluation si YouTube, na usually ginagawa niya every quarter, mapapansin nyo, pag sabi kasi every quarter, kadalasan yan, January, February, March, April, nagka-quarter yan, nagka-quarterly evaluation. April, May, June, July, August, September, dyan ang pinakamalaking pagbabawas. Okay, paglilinis ni YouTube. So, kapag gumagamit kayo ng mga robots o nagpapa-inflate kayo ng mga subscribers, expect nyo na malaking bawas ng subscribers nyo ang mangyayari during the quarterly evaluation. Pang-anim na pwede rin dahilan kung bakit nagbabawas ang inyong mga subscriber ay ang pinakabawal na pinakaayaw ni Mothership, which is yung sub-to-sub. So, alam nyo, tropa, ako guilty din ako dyan. Majority na is on my first channel, yung sub to sub. Okay? So, kapag nagsasub to sub kayo, o yung subscription nyo ay galing sa sub to sub, same thing goes. Papasok dyan yung pagkakaroon ng evaluation ni YouTube. Kasi nga, kadalasan everyday, yung pagdating sa community guidelines. Kasi, unang-una, kapag nag-sub to sub kayo, tapos yung, halimbawa, yung comment section nung, yung iniwan na comment sa comment section nung nag-sub sa inyo, is spamming, bawas agad dyan. Makikita niya yan on a daily basis. Yan yung mga maliliit yun na mga bawas-bawas. Yan, malamang ganun yan. Yung mga sub to sub, yung mga pag-inflate ng subscribers using robots, alam niya po lahat yan. So, yan yung mga dahilan, guys, na kung bakit nagbabawas ang subscribers natin. Isisisi kay YouTube, sabi ng iba, binukbang ni YouTube. Hindi po. Hindi totoo yun. Kung binabawasan man ni YouTube yung subscribers nyo, kasi mali yung ginagawa nung channel na yun, kaya nagbabawas si YouTube. Kasi nga, bawal ang fake engagement kay YouTube. Kahit anong gawin nyo, kahit anong galing-galing nyo ganyan, pag nag-fake engagement kayo, mauhuli kayo ni YouTube. At ibabawas ni YouTube yan sa inyo. Okay? So, better yet, yung mga subscribers nyo, mas maganda kung mga legit at totoong sumusuporta sa channel nyo yung makuha ng subscribers para hindi siya nababawas ni YouTube. At ngayon naman, guys, nasagot ko na kung ano yung mga dahilan kung bakit nagbabawas yung subscribers count natin. Papakita ko naman sa inyo yung video kung paano nyo siya matitignan using your YouTube studio. Okay, so ito po yung video kung paano nyo makikita kung ilang subscribers ang nababawas sa inyo sa pamamagitan ng pagtingin sa inyong mga YouTube studio. So, let's all watch this. So, ganito ang way para makita ang subscribers lost sa inyong mga YouTube channel. So, pupunta kayo sa YouTube studio. So, ganito ang homepage ng YouTube studio, ang dashboard. Tapos, pupunta kayo ng analytics. Pag nandito na kayo sa page na to,
pasensya na kayo sa camera ko. Pag nandyan na kayo sa page ng analytics, punta kayo rito sa See More. Ayan. So, pag naklik nyo yung See More, punta kayo sa Date. Nandito sa may upper part. Click nyo yung Date. Para makita niyo yung subscribers lost, click nyo tong plus sign. Ayan, lalabas dyan yung iba't ibang mga option. Hanapin nyo yung subscribers lost. So, nandito siya sa bandang baba. Ito siya. Subscribers lost. Click nyo yan. So, yan. Yan na ang subscribers lost nyo. Yan. So, gaya dito sa channel ko, naka-ano siya, naka-arrange siya according sa pinakamaraming subscribers lost ng sa date. So, sa channel ko, pinakamataas na subscribers lost ko for the past 28 days, ayun yung 28 days, is 6. So, sa loob ng isang araw, 6 ang nawala akong subscribers. So, base sa YouTube Studio, ang pinakamataas na subscribers loss ko is noong, ayan, makikita nyo dyan, April 19, na 6 ang nawala sa aking subscribers. So, ganyan ang pagtingin ng nawawala sa inyong mga subscribers per day. So, ayan guys, doon, yun yung path kung paano nyo makikita yung number of subscribers lost nyo sa pagtingin sa inyong mga YouTube Studio. So, doon yung nakalagay, okay? So, ang aking take on this lang is, again, care po kayo sa mga YouTube Studio nyo, lagi nyo po siyang iti-check para updated po kayo sa, para maging updated po kayo sa galaw ng mga subscribers nyo sa inyong mga channel. And of course, para wala po kayong question kung bakit nababawasan yung subscribers nyo, is I would really suggest na you follow YouTube's community guidelines. So, i-add ko na lang po sa baba sa comment section yung link kung paano nyo po mababasa ang community guidelines ni YouTube para naman po maintindihan nyo how this platform really works para hindi kayo nag-question on yung masisi YouTube kung anumang pagbabawas ang nangyayari sa channel nyo, whether watch hour or ng subscribers count. And that's our vlog for today. Ayan, sana nakatulong sa mga hindi nakakaintindi o hindi nakakaalam kung bakit nababawasan ang inyong mga subscribers. And guys, kung meron kayong gustong may tanong kayo o gusto nyong pa-tutorial kay Host Jen, just leave a comment dyan sa may comment section para makita ko at gagawa ko rin kayo ng tutorial kung paano yung ginagawa o paano yung makikita. Para makatulong ako sa inyo na maintindihan lalo kung paano gumagana ang YouTube. So that's our video for today guys. So paano guys, hanggang dito na lang po si Host Jen. This is your Queen Bee. See you on my next vlog.